Hello, magandang araw, magandang gabi. San mang sulok ng mundo kayo noroon, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli, nandito na naman ako sa ngalan ng Mark B. YouTube channel. Ako po si Mark at nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa aming videos na ina-upload at sa aming YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo at patuloy niyo pong suportahan at patuloy niyo pong tangkilikin ang aming mga videos. Ngayon, ang ituturo ko po sa inyo, paano po pagandahin yung hinang. Isik lang po ito, madali lang po. Ano ba yung gagawin niyo po para gumanda ang hinang niyo? Siyempre, unang-una, kailangan marunong kayong mag-adjust ng amperahe. Pangalawa, dapat titingnan niyo yung lusaw. Bahagyan nyo lang sisilipin yung dadaanan ng welding rod, pero ang magpo-focus kayo dun sa lusaw. So, yun ang gusto kong ituro sa inyo para mapaganda nyo yung hinang. So, yun. Maikli lang to. Sana panoorin nyo po hanggang dulo. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman paklik yung subscribe at paklik yung notification bell para maging updated po kayo sa mga videos naming i-upload. So, ito yung gagamitin kong plate. Hardox siya. Kung mapapansin nyo, may kulay. Hindi siya ordinary steel, hardox steel. So, ano siya? 5mm. Tapos ito yung gagamitin kong electrode. 7018, 3.2. 3.2 yung laki niya, 7018. So, yan. Let's go. Yan, i-on muna natin yung ating welding machine. Tapos, isit natin yung ating amperahe sa 120. Tapos ito yung weldingin natin, ito yung gagamitin natin electrode 7018 sulfi, ordinary lang to na welding rod 7018, 3.2 sya. Weldingin natin ang pagandahin. Tingnan natin yung naging result. So yun yung naging result. So ayan, pag magpapatakbo kayo, ganyan, so hindi kayo magpo-focus masyado dito sa stick, kundi ang pupukusan nyo yung dito sa likod, yung naiiwan. Yung lusaw mismo ang titingnan nyo, tapos sisilipin yung bagya, yung unahan, yung line ng pag-wieldingan nyo para hindi lumihis yung pag-wielding nyo. So ayan, basta lagi nyong tatandaan, pag maghihinang kayo, hindi kayo magpo-focus dito mismo sa mismong stick. Ang titingnan nyo ng bahagya, yung dito sa unahan. Halimbawa, nandyan yung stick. Nandyan yung welding rod nyo. So, hindi kayo magpo-focus masyado dyan. Titingnan nyo ng bahagya dito, sisilipin nyo. Tapos, ang pupukusan nyo, yung naiiwan, yung lusaw. Halimbawa, nakaganyan na. Nandyan na. Dito yung titingnan nyo sa hulihan. Yung lusaw mismo. Titingnan nyo kung maganda yung lusaw. Pagka maganda yung lusaw, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Pagka maganda yung lusaw. Pagka hindi maganda yung lusaw, ibabalik nyo lang.
Tapos pagka nakita nyo na maganda yung lusaw na, sa kanya ulit tutuloy. Tapos isilipin nyo ng bagya yung unahan para hindi lumihis yung hinang nyo sa guhit ng wieldingin nyo. So, tara, subukan ulit natin. So ganun lang mga kabakal. Muli, ang titingnan yung maigi yung naiiwan yung lusaw. Tapos kung maaari dapat naka-maintain nyo yung taas ng arc length. Dapat maintain nyo yung arc length o yung taas ng electrode sa base metal para maganda yung hinang. Dapat maintain. Mi-maintain nyo. Kung hindi nyo kaya ng isang kamay, hawakan nyo ng dalawang kamay yung electrode holder para ma-maintain nyo yung distansya ng electrode sa base metal na wieldingin nyo. Tapos dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Huwag nyo mamadaliin. Kasi pag madaliin nyo, may tendency na hindi maganda yung hinang o kaya magkaroon ng keyhole. Kung halimbawa masisilan yung mga wieldingin nyo, halimbawa mga pipe, so pag kami nadali nyo, magkakaroon ng keyhole yan. Magkakaroon ng butas sa loob. Sa loob mismo ng hinang. Ayan, dapat dahan-dahan lang. Tapos, yun nga, lagi kong sinasabi, titingnan nyo yung lusaw. Yung lusaw ang titingnan nyo, tapos sisilipin yung bagay, yung unahan ng yung linya ng padadaanan nyo ng electrode. Tapos magpo-focus kayo dito sa naiiwan sa lusaw. Yan. Tapos konting silip sa line, sa linya. Dapat 3mm yung taas ng electrode sa base metal para ma-maintain nyo yung ganda ng hinang. So remember 3mm. Huwag nyong itataas kasi kakapusin. Pagka ibinaba nyo naman, masusobrahan, masusupokit yung electrode nyo. So dapat naka-maintain lang siya ng 3mm. Laging tatandaan, huwag yung isususo ng sobra dahil masusupukit yung electrode. Hindi mag-spread ng maayos yung hinang, yung core. At saka pag kitinas nyo naman, kakapusin yung current, kakapusin. So dapat maintain lang ng 3mm. Ayan, subukan ulit natin.
Ayan, tingnan natin. Ayan mga kabakal. Ganun lang po. Pagka wala ka pang masyadong alam sa pag-welding, medyo mahirap siya sa una. Pero pagka natutunan mo na yung tamang diskarte, makukuha mo na yan. So, pagka hindi ka pa marunong, practice lang, tuloy-tuloy lang, makukuha mo rin yan. Kasi wala namang pinanganak na marunong agad sa lahat ng bagay. So lahat tayo nag-umpisa sa walang alam, pinag-practicean lang, pinagtuunan lang ng pansin, at nakuha din kalaunan. Ayan. So ayan mga kabakal, naway may natutunan kayo at napulutan nyo po ng aral. At mahiling ko lang po, pa-like, pa-share at pa-subscribe naman po sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. At saka sa mga magagaling na welder, keep it up, tuloy-tuloy lang. Ayan. At maraming salamat at continue po sa pagsuporta ng aming YouTube channel sa mga kabayan natin dyan, sa mga kabakal natin, pa-support po yung aming YouTube channel. So maraming salamat at God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoong may kapal saan mang sulok ng mundo kayo.